Naglabas ng kanilang plataporma ang mga kandidato ng Jensen noong Sabado. Ito ay kasabay ng isinagawang Candidates Forum sa pangunguna ng Simbahang Katolika. Present sa nasabing forum ang mga kandidato pagkakongresista, mayor ng Jensen, vice mayor at mga konsehal. Sa unang round, inilahad nila ang kanilang mga plataporma. Unang nagbigay ang independent candidates, kasunod ng mga kandidato ng Achievement with Integrity Movement o AIM at ang People's Champ Movement o PCM Jensen. Ako pinangyo ang talagang katawahan, ngang ako pagdagan, transparent o walay itago ang tanan, may balang sa tanan ng mga tao sa tibuok may isa-is kamarangay. Kaluhin sa mga syudad, dapat tundugan nato sila ng classroom. Dili ta magsalig sa national government, sa mga classroom o sa mga infrastruktura, tungod kay aduna tay budget para sa tuang education. Tulo ka mga importante ng plataporma atong ipakusgan, of course, ang kalawasan, ang health, ang education, and ang social services. Hindi naman nagpahuli ang mga tumatakbong konsehal. May iba't ibang komitiba rin sila na gustong tutukan. Okay, so then, gibasot pagayong ang transportasyon kay Mayor Cervera apan sa among pag-abot problema na nagastos. Siguro, dili patas kung ang tao maigo lamang nangita o kusulbaran sa problema minuhatan sa uban. Dili siguro patas kasi ang basulod. Real care, real comfort, relax and cool. Ibisaya na mo, KKK. Kabuhayan, karunungan, kalusugan, katigulangan, o kababaihan at kamay mga kapansanan. Binigya rin ng klarong kasagutan ng mga kandidato ang mga isyong kinakaharap ngayon ng lungsod. Tulad na lamang ng isyu sa transportasyon na pahirapan umano sa pagsakay at mahal pa ang singil. Ang mga drivers, public utility vehicle, tagaan ang kagang minimum na sweldo, ano dili na sila, magdali-dali, dili na sila, mangita o kagang mga pasahero, naroon dahil sila nakapanta. Ang approach of transport, dili na mag-bismil, kasi siyang holistic na approach. That's why we need a comprehensive transport plan. Nariyan rin ang problema sa ospital at ang isyu kung bakit hindi natapos ang ospital na dapat sana ay nasa Barangay Kalumpang. Ang ato na tumog ng ingon sa tuang mayor, chismis ang ospital sa Kalumpang. Siguro wala yun sila nag-aadto dito sa Barangay Kalumpang. Kung wala nila nakita na nagtindog ang unang phase, 35 million. Ang unang phase na 120 million na siya. Kanang ospital, muna'y produkto sa walay pagplano. Unang nitabo ka ron, hindi na tayon. Ako ilang pasulod, wala mong kalibutan na na. So, tinuray lang. Ako mismo nagsulat sa Department of Health. Department of Health, ako kasulatan na asa ang mundo kay gusto na ako ipatayon. Gusto lang ang isulti na ako, mga personal. Palingkura ko ninyo, putangan, hospital, ang Kalumpang. Kanila ring inilatag kung ano ang dapat na solusyon sa problema sa Children in Conflict with the Law o CICL. Mas kilala na kasi ito ngayon sa tawag ng mga sukarap. Isulta ng ilang awareness na program sa ilaha. Okay, incorporate nato sa atong Summer Youth Festival. Iuman sa atong sports, ilang sports program na natay Olympics or natay programa. Doon natay budget nagihatag sa isa ka senator na naalang sa trust fund apan natong karon walang panalio. Kaninga trust fund gamiton para sa pagpatindog o isa ka mas facilities para sila matagaan o kaputangan. Doon natin ang ginabuhat para sa ato mga bata na sharing conflict with law. Kung puto na magulang naman na doon. Ang nasabing mga isyu ang dapat umarong mabigyan ng solusyon sa mas madaling panahon. Ayon naman sa mga nanood at mga supporters, kanila umanong susuportahan ang mga kandidato. Ma'am, dako gyud ang performance sa pamilyang AIM karon. Naniani diri sa Paris Center nga ilang ihayag ang ilahang plataporma di gobyerno para mabanaan sa tanang tibuok generals kung unsa ang ilang pangayo sa una sa PICAS AIM, sa PICAS Bandona, pagbabago, walang pagbabago na nabuhat. Kwapo ang ilang i-explain, ipaliwanag nga unsa ang programa nga nasugdan sa administration, sa Rivera administration, no? Nga siyempre,
umingon tag pagbabago, nadyo'y nabago sa atong siyudad, General Santos. Abby Lorenzo, Brigada News.